Official lang na break ni Steph ang record ni Ray Allen at siya na ngayon ang magseset ng bagong barometer para habulin naman ang ibang mga NBA star at papasok na NBA players. Hindi ko na babalikan yung game dito na sa malamang napanood nyo na. Umiscore si Steph ng 22 points at nakapagpasok siya ng 5 3-point shot at yung record na break niya nung first quarter. Marami talagang backstory yung record setting nitong si Steph na unahin natin dito na delayed ang pagpunta ng Golden State sa Madison Square Garden or sa home court ng Knicks. Sa report kasi na pwersang magstay ng overnight ang team sa Indiana dahil nagkaroon ng technical difficulties ang eroplano nila. Nakaalis lang ang team sa Indiana noong mga 10:30 AM na. Nung chinek ko din kung gaano katagal ang biyahe mula Indiana papuntang New York, nasa 2 oras yun. Nung nagsimula din ang Steph Curry sa Mecca ng basketball, meron din kasi mga naging problema nung panahon na yon. Nang February 27, 2013, ang game na umiscore si Steph ng kanyang unang career high sa NBA, nagkaroon ng technical difficulties din yon. Kesa sumakay kasi siya sa isang bus, lumipat siya dahil nga naiwan nun si Steph. Yung bus na sinasakyan pa ni Steph noon ay nahuli pa ng pulis dahil nagkaroon ng illegal turn. Late na siyang dumating ng Madison Square Garden nung game na yon at hindi niya nagawa ang kanyang pre-game routine at diretso na agad sa game. Yun ang isa sa mga backstory sa career high ni Steph. Yung episode ko namang ginawa dati kung kailan mabibreak ni Steph ang record, mga off-season siguro ko nilabas yun, pero nung magsimula kasi ang season, hindi alam talaga kung aling games mangyayari yon. So nagtanong din ako dati kay Coach Eric ng Pamilya DC, so isa yan sa mga agent namin, kung paano bumili ng ticket talaga sa isang NBA game. So pwede kasing bumili sa umpisa talaga ng season basta available na yun online. Pwedeng nakabundle pa yon at hindi alam kung aling game ng Golden State mangyayari yung record breaking na yon gaya ngayon. So nasa $100 to $200 ang ticket na pwedeng mabili. So magandang seat na yon at malapit na sa court. Kaso nung Knicks na ang tatapatan ng record ni Steph, tumaas ang presyo ng mga tickets. Ayon kasi sa report, ang pinakamahal na ticket na mabibili online ay nasa $12,402. Katumbas yan ng nasa 620,000 pesos. Pataas pa ng pataas yan. At sa US din, sinasabing legal yung mga scalper. Meaning yung nabili mo bago pa mag-umpisa ang season or bago pa lang mag-umpisa ang game na yon, kung nasa $100 or $200, pwede mo pang ibenta online yon ng mas mahal. Sa isang post, merong isang ticket doon na nabenta ng $24,000 na ang katumbas na presyo noon ay nasa 1.2 million pesos at nasa rate na yun ng playoff ticket. So masasabing grabing investment yon kung tutusin. Yung sa attendance naman, nandun si Ray Allen, pero yung total attendance ng Madison Square Garden hindi pa nilalabas pati yung TV ratings at kung magkanong revenue ang makukuha nila doon. Pero ito pa kasi yan, yung mismong ticket, magkakaroon din ng presyo yun para sa mga collectors. Kung nanonood kayo ng Pawn Stars, ay merong mga nangongolekta ng mga ganyang memorabilia, kahit yung kalahati lang ng ticket. Depende na lang sa ibabalyo nila. Pero yung bola, kung saan nga naipasok ni Steph yung record-breaking threes, binigay niya kay Del Curry, ang tatay niya, at meron ng initial value yun. At isa pa dyan, dahil nga sa record na yon at nagawa niya pa sa Mecca of Basketball, lahat ng suot ni Steph ay merong value mula mouth guard hanggang sapatos, lalo na kung magkakaroon pa yon ng pirma. So bago ko naman tapusin ang episode na to, meron ng mga write-ups about sa comparison ni Steph dito kay LeBron para sa all-time greats. Pero different player kasi sila at style. Generation of basketball na kasi ngayon ang pinag-uusapan at iche-check natin yan sa mga susunod na episode. Andyan pa yung discussion na hindi matapos-tapos at isa pa, mukhang may makakalaban na naman si Kevin Durant bilang best player talaga sa NBA. So hanggang dito na lang ulit, kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.